sa sinuporta niya si Isko Moreno, pinasosyal ni Isko Moreno dati, ha, ganun ba, no? Pinilaya si Mocha Uson na black video mo, ha, ganun ba? Sige, mamaya, no? Mamaya, magano tayo, tingnan niyo ang mga mainstream media ay naka-ready na, no, guys? Yan ang sitwasyon dito ngayon, mukhang may interview sila, so yun ang ating tutukan, ano? Yan na morning, guys, yan o, mama Karida, no, morning guys, anong meron dyan, no, mama, kakarating lang ni Mocha Uson, no, yun ang ano natin, naka-ready na yung mga, ano, mga mainstream media, tayo ay balita kung ano ang mangyayari, ano, yun lang ang ano natin dito, kaya nga, yan ang purpose kung bakit tayo nandito, no, ang bawat detalye ay matutukan natin, ano, salamat guys, sa sa naka-jacket na ako. Oh, ma'am, no. Natural lang, ano. Ikaw pa, no. Malakas ka sa akin, ano. Okay lang, guys. Yan, na Anisip ko, restart ka mo, no. Restart mo daw, sabi ni Anisip Kon. Ma'am, Anisip Kon, ano. Morning, guys. Watching from Makati City. Wow, Makati, ha. Yan, napalis na si Jimenez. Ah, ganun ba? BBM, sarap, panalo na, oh. Sabi ni Ma'am Caridad, no. Sabi na mamaya na ma'am Lakerada, no, good morning ma'am, morning, ingat lagi, yan, of course, no, bakit nandiyan si Mocha Uson, na yun ma'am ang ating malaman mamaya, mukhang magpapa-unlock naman sa interview kasi oh, ma'am may naka-ready na yung mainstream media, no, kahit nga tayo na surprise din sa pagdating niya, no, ganoon pa man ay abangan natin ma'am, no, ang mga latest, no, na surprise din ako, no, maya-maya biglang nag umpuga na. Ayan yan, mama dito na si Ma'am Mocha Uson, ano yan. Guys, Mocha Uson is in the house. So hindi tayo guys, ano, kinig muna tayo sa kanyang ano, talumpati, ano. So guys, nandito si Mocha Uson. Si Mocha Uson niya ng interview ngayon.
may katotohanan, di ba? So, linawin na po natin, ma'am. Ito po yung petition for disqualification, di ba? Hindi po ito petition for disqualification. Gusto lang po natin gawin ng COMELEC yung kanyang mandato. Una, ang mandato ng COMELEC ay protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino na bumoto. Pangalawa ay tukuyin din ang kakayanan ng isang kandidato. Ayon po sa konstitusyon, dapat ang isang senador ay marunong bumasa at sumulat. Ang malalim na pangulugan nito ay dapat ang isang kandidato, ang senador ay naintindihan niya ang kanyang sinasabi, binabasa at sinusulat. At yun po yung gusto natin malaman from COMELEC kung si Senator Pinay, si VP Pinay ay kaya pa niyang gawin ito kung sakali siya ay nahalal bilang senador. Ma'am, alam po ba natin yung position niya hindi ko na dapat gagawin ito kasi ayoko isipin na pinupolitika lang po ito, pero hindi ko na po ma-ignore yung mga balita o reports na nakakarating sa atin. Sa pag-ibot ko po, ang sabi ko ng mga kandidato, kumakandidato din na dati niya nakasama at nakakilala sa kanya, yun nga daw po ay hindi na raw po siya katulad ng dati. What do you need by example? May particular ho bang sakit, ma'am? Ang nakarating po sa atin, yun ang nga po, sinasabi ko po na dapat ay marunong bumasa at sumulat. Ang malalim na kahulugan po nito ay dapat na itinigyan niya ang kanyang mga binabasa, sumusulat at sinasabi. So, hindi lang po nakakabasa? If... Yun po ang gusto natin malaman. Ang comment po sa partikular po ng sakit. Ano po ba yung nakarating sa inyo? Wala pa po na. Alam niyo lang po, ma'am. Alam niyo na lang po. Dementia. Dementia po yung hindi po yung nakarating po sa amin. Ma'am, meron na ba kayong effort sa inyo pong panig mo na makausap naman yung company VP Pinay regarding po itong matter na ito? Alam po ninyo, umaasa tayo na walang katotohanan itong reports na nakakarating po sa atin. Umaasa tayo na si Mr. Pinay ay healthy, nasa maayos na kalagayan at may kakayanan na mamuno kung siya ay mahalal. Pero kung po ay wala na kakayahan at may katotohanan po ang mga reports na ito, magpakatotoo na lang po sila. Huwag natin konsigin ang mamayang Pilipino. Ma'am, anong po ba sakit niya? Salamat po. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, basta lang muna. So ayan guys no, si Mukha Uso na guys no, ang kanyang punta para dito ay yung nagano siya ang petition ano sa COMELEC, nagano siya sa COMELEC na alamin ang kalagayan no, hindi naman ang petition pero dapat gawin daw ng COMELEC ang kanilang mandato no, na alamin ang kalagayan ni dating Vice President Binay po. Mamaya tayo magbasa ng comment guys ha, para kung kasi nagsasalita pa no. Thank you.
Hira ka kayo ng bus. So yan guys, ano, hindi tayo makapagbasa ng comment guys dahil nga tayo ay nasa interview, no. So magbasa na ako, no guys, no. Saan ba ako nanggaling? Morning, ingat lagi, no? Sabi ni Ma'am Lucky Rada. And bakit nandiyan si Mocha Uso na Ma'am, nag-ano siya, no? Parang ano. Ma'am, tulungan ko muna to si Kapsat Mocha, medyo may technical problem sa kanyang cellphone kung kailan nandiyan na. Kanina ka ba? Guys, mag-ano muna ako guys, tulungan muna natin yung kapatid natin, ano, sa ano to? Location. Ha? Ganun ka. Wala na yan. Wala ka dyan. Saan bang live mo? Nasa settings muna. Wala, in-out ko muna. Saan ka ba natin nagla-live dyan? Oo. Oh. Bakit na? Nung nagalaw mo? Kung wala ka naman nagalaw, di ko eh. Bakit na pag gabi nga nagla-live ka eh? Ang kailan nandyan na? Kanina ka pa nakita ko nagla-live ka dyan. Tapos nandyan ang interview. Nagla-live ko pa, no? Talaga. Bakit nandiyan si Mocha Uso? Ma'am Lucky Rada, kasi ang point niya ay sa parang hinimok niya yung Kumilake na gawin ang kanilang mandato na alamin ang kalagayan ni dating Vice President Binay, ano, kasi ayon sa kanya ay may malubhang kalagayan, pero hindi naman niya sinabi kung anong sakit, ano. Ngayon bilang isang nagpapatakbong kandidato, kailangan ay marunong kang mabasa at nasa magandang kalagayan ayon sa batas, ano. So sabi naman na wala na dyan si Jimenez sa loob. Wala, ma'am, no, under suspension pa siya for further investigation, ano. Tika mo na, ma'am, tatulungan ko muna si Kapsat Mocha. Operation, ba't nakaganyan? Isang oras na, ma'am. Isang oras na mag-mute yan? Pinaka-mute ka eh. Parang ba tinatapin? Doon ka, oh. Yung sound ka, yan. Yan na. Okay na? Nakamute ka kanina eh. Okay na to. Okay na yan. Yan guys, ano, tinulungan mo na.